Mapagpalang araw mga lalabs, nagbabalik ang ulirang vlogger ng Bicol, ang fruit picker sa Australia. Lalabs, I'm so excited today dahil ang linaw ng kalangitan. Mapapansin nyo lalabs, mula kahapon, umulan hanggang umaga. Pero tingnan nyo po ang sikat ng araw, napakaaliwalas, napakaganda ng kalangitan. Ma Mary Jane Santiago, salamat po sa pa-member. Ayan, bagong member ko po si Lalab sa aking YouTube channel. Of course, sa lahat na ng member dyan, RPH. Ayan, salamat po sa pa-member. So Team RPH, kung hindi pa ako nagkakamali, salamat po. Pagpalain kayo ng Lord, ibalik sa inyo siksik, liglig at umaapaw pa. Lalab, salamat din po sa mga nagsend ng star sa aking Facebook page. Followin nyo po yan, like and followin nyo, follow nyo po ang aking Facebook page, Noy Alan TV. And salamat Lalab sa mga patuloy na sumusuporta sa ulirang vlogger ng Bicol. Lalabs, kung bago pa lamang kayo, like, comment, share, and subscribe, and pahit po ng bell button para ma-notify po kayo sa mga video. Magkaroon kayo ng update sa mga pinagagawa ko dito, Lalabs, araw-araw dito sa Australia. Lalabs, andyan po yung looper na ginagamit ko, Lalabs, ang daming watermelon. So yan po ay watermelon na ligaw at basang-basa po Lalabs ang damo. Kaya nakagambots po ako Lalabs. Kahapon po ay umuwi kami ng half day. Half day kami kahapon Lalabs, basang-basang aking safety shoes. Kaya ngayon po ay nagambots ako at ang lamig po ngayon Lalabs, sobra. Talagang winter na. Ito na po ang heart ng winter. Kaya sobrang lamig ang nararanasan natin. So tuloy-tuloy ang pagpupuri ng Lalabs ang stone fruit. Pagkatapos ito Lalabs, kami po ay magtatanim ng kung ano-ano pa. Ayan, panoorin nyo Lalabs. Shoutout everyone sa family ko sa Antipolo and of course dyan sa Bicol, Diyos Marahay na aga. Sa Gabo, sa naghihiriling sa iba-ibang bansa, sa kuyang video, Diyos Mabalos. Shoutout sa mga friendship natin dyan, sa mga Lalabs natin yan dito sa Australia at sa iba't ibang panig ng mundo. Alabs, sumapit na naman ang araw ng oras ng smoko. Smoko, smoke and coffee. Hindi naman kami nagko-coffee, hindi rin kami nag-smoke, kain lang. So, yung sasakyan Lalabs namin, dito lang niya nakapark sa aming row. Kasi pag nagbe-break time, hindi na kami pumupunta ng shed. So, ngayon po ang ganda na ng panahon, bagamat malamig. At karamihan po ngayon ay sinisipon. Tumutulang sipon kasi malamig nga Lalabs. Ayan, alam ko curious kayo Lalabs kung ano po ang mga nandyan mga puti. Hindi po yan sementeryo Lalabs ha. Yan po ay polder dahil young tree ang ginagawa namin dito sa New South Wales. So young tree, ito po ay 3 years old pa lang ang edad nito mga puno na to. Tinusok po yan Lalabs ay stick pa lamang. So sa susunod po Lalabs, siguro by next week, ipapakita ko po sa inyo kung paano magtanim ng stone fruit. Kung paano yung nagiging kahoy, nagiging puno na katulad nito. Papakita ko po yan Lalabs para makita nyo lahat kung anong proseso. Kung paano nagiging puno ang stone fruit at kung saan nagmumula. At kung paano ginagawa ang pagtatanim at kung paano siya mamunga. Ipapakita ko po yan Lalabs step by process hanggang sa dumating yung tining ng flowers, tining ng bunga at picking Lalabs ng stone fruit. So ngayon Lalabs ay kakain na kami. So ang ating Lalabs doon, nandun yung isa. Kung mapapansin po yung in-interview ko kahapon. No, nandun po, hindi po masyado makita, mahagip ng camera. So pero ipapasilip ko na rin Lalabs kung ano ang ginagawa niya. So siya po ay kumakain. Sayid, what's your food? Rice? So ang kanyang pagkain Lalabs ay rice. So Sayid is Afghanistan. Thank you so much sa mga nanood. So yan po ang kanya. That is Afghanistan food. So what's that rice and
along rice. Yeah, and rice, meat. Yeah, so that's good. And what about this one? What is inside? It's water. Water and bread. Water. No bread. Water. Banana. Ah, okay. Spoon. Mm-mm. Dito lang sila kumakain, lalabs. Tinan niyo pong baonan. What is this? Dates. That's, yeah, from Saudi Arabia. So that's good for the heart. Yeah. Good for the stomach. Yeah. Yeah. Especially if after fasting, you need to eat first that one. Yeah. And that's good for the good circulation for your stomach. So good for the metabolism para mapabilis po lalabs ang pagtunaw. So yan po si Sayid. Salamat po sa mga thank you for the people who watched the video of Sayid for my interview to Sayid, that is yesterday. Thank you everyone and thank you for your support. Sa mga nagsend ng start, nagpa-member, salamat po lalabs. Lalabs, 12:28 ng tanghali, ng hapon pala. So ngayon po ay kakain, lunch na lalabs dito sa paddock. So paddock po is farm dito sa Australia, yan po ang katawagan nila. So, ayan po, marami na po kami nagawa, lalabs. Malapit na po ito matapos. So, I think tomorrow is our last day here in New South Wales. So, bukas po ay sa Saturday or Sunday kami po ay. So, hindi ko alam kung magre-rest day, but for sure, panibagong trabaho, panibagong gagawin or new place ang aming pupuntahan. Depende po sa aming contractor at farm owner kung saan kami dadalhin. But for sure, we have a work. Sigurado po lalabs, meron tayong papapasukan, meron tayong trabaho. Dahil hindi pa man tapos ito, ay meron ang nakaabang para sa atin. So yan po nakakatuwa, and to God be the glory sa bagay na yan. Kasi hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Lagi andyan ang kanyang provision. Yung resources, hindi nauubos, basta magtiwala lang tayo sa kanya. Patuloy tayo. Kasi sa tao lalabs, mabibigo tayo. Sa tao lalabs, masasaktan ka, papaasahin ka. Pero pag sa Panginoon ka nagtiwala, sigurado yan. Hindi ka paasahin, hindi ka masasaktan, kundi idadirect ka niya, itatama ka niya, at ibibless ka niya. Basta magtiwala ka sa kanya, kasi ang tao, pwede magsinungaling, mga ako, na napapako, hindi mo kaya, pwedeng minsan, hindi natin kaya panghawakan ang kanilang mga salita. Pero ang salita ng Panginoon, kayang-kaya natin panghawakan kasi sa kanya lalabs, nothing is impossible. Walang imposible sa Panginoon. Magtiwala lang. So ngayon po ay kakain na, lalabs. Samahan niyo po kami ulit. Sayid. Yes. You have family here? No. Sayid, when you come in Australia, when you want to work in farm, you submit what? What's your requirements? This form. When you want to, when you start working in the farm. Did you submit any requirements? Form, not long time. I'm 2010 coming into Australia. 2010? Yeah, 2010. And then you apply, you work in farm, and then you go directly here in Montego or Cotri? No, just 2-3 day working here. And then you tell only to the contractor that you want to work in here. You submit what? You submit tax file number? Yeah, before working tax file number. Tax file number and working permit. Yeah, EBN, before. Yeah, BIBO, working permit, and then tax file number. How, what about Medicare? NOLA. Superannuation number. Superannuation? Yeah, superannuation. Host plus, no? Yeah, not. What I about the APA? Did you study IELTS? International English Learning. You study English, no? No. IELTS, no. But you citizen in here? No, citizen. PR. Citizen of Afghanistan. In here? Here, no. I'm applying now for PR. Yeah. Permanent residence. Yeah, How long before you apply the? You wait how many years before you apply the? 1 year half. One year and a half. So until now, no result. No. Okay. So when you start to work in farm, so no need requirements. No.
No requirements, no medical. I have medical. Yeah, you submit the farm owner to farm owner or no? Farm owner. No. Yeah, not sure. So, yeah, ayan mga lalabs, pag nag-apply ka lalabs dito sa ano sa farm, no need to submit any requirements. Just only working permit. Yeah, just only working permit, right? So, ayan mga lalabs, maraming pong salamat sa patuloy na pagtutok, sa patuloy na panonood. Ayan, napakinggan niyo na naman ang interview natin kay Afghanistan, kay Sayid. Paano sila nag-start dito sa trabaho natin sa farm. So, yun lang lalabs. Kung walang experience, tuturuan. And lalabs, ang trabaho natin dito is Monday. Sa ngayon po dahil winter pruning, Monday to Friday. So, pero pag picking po lalabs, minsan cancel day off tsaka tining, dire-diretso ang trabaho. Minsan umabot ng 9 to 10 hours. So, ayun po. Sana po naging malinaw para sa inyo at sa mga nanonood sa atin. Ito na mga lalabs, huwag po natin kalimutan ngumiti at magpangiti ng kapwa. See you in my next vlog. God bless everyone. Have a good day.